sa mga headlines. Tree planting activity, isinagawa sa White Kulaman, Bukidnon, kasama ang 72nd IB, DNR at mga kapulisan. Higit 600 mga kabataan, magulang at mga guro ng Child Development Center sa Santo Tomas, Davao del Norte, bumisita sa 89IB. Send-off ceremony ng 28th Infantry Kamagong Battalion bago ang kanilang United Nations deployment, isinagawa sa 10ID. 534 Engineer Construction Battalion nagsagawa ng medical mission at feeding program sa Talaingot, Davao del Norte. At probinsya ng Davao del Norte, ipinagdiwang ang unang taong pagkadeklara bilang insurgency free. Tutok na sa Aguila News Network. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Kathleen De La Peña. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang tree planting activity sa White Kulaman sa pangunguna ng DNR Region 10, kasundaluhan ng 72nd IB, kapulisan, mga guro at mag-aaral ng White Kulaman Integrated School sa Kitautau, Bukidnon. Si Aguila Trooper Precious Medrano sa detalye. Puno ay isa sa mga simbolo ng buhay at pag-asa ng isang pamayanan. Ito ay pwedeng pagkuhanan ng kabuhayan, gayon din na maprotektahan ng pamayanan na mailayo sa mga sakuna at kalamidad. Kaya't ganun na lamang kalaki ang pasasalamat ni Jerry Binano, barangay captain ng White Kulaman, na sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng tree growing activity sa kanilang lugar. So first time pa lang kani na nahitabo sa barangay White Kulaman, kaning tree planting ang ibuhat diri sa barangay White Kulaman. So dako kayo na kong pagpasalamat, tanan kaming mga barangay official, gipasalamatan na mo ang nag-sponsor ani o nagpasiungda ani nga ang Sibintisikan o ang Bravo Company o apil ang ato ang taga DNR na naagid sila. Alinsunod sa pagdiriwang ng National Earth Day Week at bilang pagsuporta sa Executive Order No. 26 ng pamahalaan o mas kilala na National Greening Program, nagsagawa ang 72nd Infantry Gabay Battalion ng tree growing activity kasabay ang MOA signing na naglalayong mapanatili ang pag-aalaga ng mga punong naitanim. Ang tree planting activity ay dinaos sa White Kulaman Integrated School, Barangay White Kulaman, Kitautau, Bukidnon. Iba't ibang personalidad naman ang dumalo sa nasabing programa. Of course, maganda ang activity ito dahil sa darating ang panahon na makita natin ang mga tinanim nating halaman ay maging maganda, maging makatulong sa kalikasan, makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga bata na nagtanim nito. At ang pagtatanim nito ay nakaakibat din sa amin. Bilang isang pulis, meron kaming mga slogan na like the makabayan, makatao, makadiyos at makalikasan. So kasama, kaabikibat sa amin ito. Kami sa 72nd IB ay full support sa National Greening Program ng government natin kasi the 72nd IB in particular and the Armed Forces of the Philippines in general ay very aware of the effects of the climate change na dahan-dahan na nakakaapekto sa ating lahat. Dako kayong atong challenge but pinaagi sa atong pagtinabangay mga ginikanan, and of course, mga kabatanunan. Huna-hunaan ninyo, kaning atong programa karon para ni sa inyuha. No? We hope nga dili lang ni tree planting. Let us make this one a tree growing activity. Kaya doon natin pag-apirmahan na memorandum of agreement karon o ato ni siyampuyan o atong paningkamutan nga ang agreement nga atong pag-apirmahan atong mahimo siyang malampuson unya sa ato ang pagtapos. Kabilang ang mga kawani ng Department of Environmental and Natural Resources at ang mga guro at mag-aaral ng White Kulaman Integrated School.
Ang aktibidad ay may layuning pag-isahin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng serbisyong pangkalikasan. Ang ating kalikasan ay pangalagaan dahil kaakibat ng kapayapaan ang masaganang kapaligiran. Mula rito sa bayan ng Kitautau, probinsya ng Bukidnon, ako si Precious Medrano para sa Aguila News Network. Daan-daang mga bata, magulang at mga guro mula sa Child Development Center ang bumisita sa himpilan ng 89th Infantry Makatao Battalion para sa field exposure. Sa mutsaring mga aktibidad naman ang inilatag ng mga Makatao Troopers para sa mga bisitang kabataan. Si Aguila Trooper Jessica Servidad sa detalye. Bakas ang tuwa at galak sa mukha ng mga batang preschoolers, mga magulang at mga guro ng Child Development Center ng Santo Tomas sa kanilang pagbisita sa batalyon sa Purok, Nara, Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Humigit sa 600 individual ang nabigyan ng pagkakataon na matunghayan ang mga palabas na inihanda ng mga kasundaluhan katulad ng rifle squad capability, iba't ibang uniforme ng sundalo at static at armaments display. Nagpakita din ng talento ang mga batang preschoolers sa kanilang mga dance performances habang nagbigay din ng sayaw ang mga kasundaluhan ng unit sa pangunguna ni na Sergeant Makatao at Corporal Yumi ang official mascots ng 89th IB. Sa mensahe ng Battalion Commander 89th IB, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga bisita sa pagpunta sa batalyon. Ayon. Are always welcoming visitors. First of all po is pasalamat po kami sa kay Kap, sa ating mga teachers, sa inyo, mga parents. Bakit po? Kasi ang Santo Tomas, ang Davao region, and yung 8 barangays po doon sa Tupignon, tapos na po yung insurgency. Layo ng aktibidad na ipaalam sa mga bisita ang masining na ambag ng mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. Sa pagtatapos, nagbigay ng tamang edukasyon ang 89th IB patungkol sa pagpapalaganap ng culture of security upang hikayatin ang mga dumalo na maging aktibong kabahagi sa pagbabantay ng seguridad at upang maging mapagmatsyag at makaiwas sa mapanlinlang na propaganda ng mga komunistang teroristang grupo. Ang aktibidad ay nagpapakita ng magandang ugnayan sa pagitan ng komunidad at kasundaluhan na malaking tulong sa pagsisikap ng unit na mapanatili ang tagumpay ng isang insurgency-free area of operation. Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Jessica Servidad para sa Aguila News Network. Isinagawa ang send-off ceremony sa buong kasundaluhan ng 28th Infantry Kamagong Battalion sa loob ng 10ID Headquarters matapos mapili ng Philippine Army para sa United Nations Peace Support Operations sa susunod na taon. Si Aguila Trooper Brian Belotindos para sa detalye. Isang bagong hamon na naman ang kakaharapin ng buong 28th Infantry Kamagong Batalyon matapos itong mapili bilang contingent ng Philippine Army para sa United Nations Peace Support Operations Mission. Hunyo 13 sa kasalukuyang taon, isinagawa ang send-off ceremony sa loob ng Camp General Manuel Tian Sr. 10ID Headquarters sa Mawab, Davao de Oro na pinangunahan ni Aguila Division Commander Major General Jose Ariel Niembra at ibang mga opisyal at personay ng buong division. Sa ilalim ng bagong mandato, ang 28th IB ay magiging Philippine Army United Nations Light Infantry Battalion na magbibigay ng seguridad sa mga sibilyan ng isang conflict-affected area kung saan madideploy ang naturang unit. Ayon kay Aguila Division Commander Major General Jose Ariel Niembra na mahalagang papel ng mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan, katapangan at katatagan sa international na larangan at maging sa bansa. Your actions will speak volumes about the character and resolve of the Filipino soldier.
Remember, you are not only representing the 10th Infantry Division, but the Philippine Army and the Philippines as a whole, as I said. Your conduct will shape the perception of future Filipino peacekeepers and how you have the power to inspire the generations to come. Tumanggap rin ng samutsaring pagkilala at parangal ang 28IB mula sa 10ID maging sa 101st Infantry Brigade para sa kontribusyon ng Kamagong Batalyon sa counter-insurgency efforts ng Aguila Division na nagresulta sa pagkakadismantila ng Guerrilla Front 2 at Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee 2 ng New People's Army. Sa mga susunod na buwan ay sasailalim sa puspusang retaining program ang 28IB sa Headquarters Philippine Army bilang paghahanda sa kanilang United Nations deployment sa susunod na taon. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Bilutindos para sa Aguila News Network. Matagumpay na isinagawa ang Medical and Feeding Program sa pangunguna ng 534th Engineer Construction Battalion ng Philippine Army. Sa higit 100 mga IP sa Talaingod, Davao del Norte. Nagbabalik para sa detalye si Aguila Trooper Brian Bilutindos. Sa isang lugar na malayo sa Kabiasnan, matatagpuan ang munting nayon na tinatawag na Sitio na Silabana sa Talaingod, probinsya ng Davao del Norte. Isang liblib na lugar kung saan ang signal ay bihirang mahagilap at ang tanging nagbibigay ilaw sa gabi ay mga poste ng solar light sa gilid ng daan. Ang buhay ng Sitio na Silabana ay puno ng mga hamon at hindi nakapagtataka na sa ilang pagkakataon, ito ay dating naging pugad ng New People's Army. Dito sa Nasilaban, happy yud may musir nga batalyos in peace na Silaban. Pero kung wala giyod ang gobyerno, nadiris ubos, nagtabang sila, nagwalis, wala giyod mawala. May mo giyod na batalyos MPE diris na Silaban. Naibaro misil nga ang MPE, maro di ay, ugkuan di ay, piti di ay, sa karun nga paraw. Bago namin karun makamata nga ang MPE, siya ang makadaw sa atong una. Karun pasalamat misil nga naamis sa panggibirino sila. Kay aron ang MP nga nakadestima sa amua mawala gyud sa among sitio. Isang araw may isang sinag ng pag-asa na sumilay sa nayon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Executive Order 70 sa ilalim ng NTF-ELCAC sa pamamagitan ng maayos na programa at malasakit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, isinagawa ang isang medical mission at feeding program na pinangunahan ng 534th Engineer Construction Battalion sa pamumuno ng kanilang battalion commander na si Lieutenant Colonel Romeo A. Pulinar. Katuwang ang 103rd Infantry Raptor Brigade at 56th Infantry Tatag Battalion. Ang pangunahing layunin ng Engineering Construction Battalion ay magbigay ng mga proyektong pang-imprastruktura sa mga lugar na geographically isolated at pinagkakaitan ng tulong. 10th Brigade na sila yung under tong area na ito, kasama yung mga infantry units ay nakipag-coordinate sa amin dahil itong area na ito kailangan ng tulong dahil yung demand ng ating mga kapatid na gusto nila na at least mabigyan sila ng access road na madaanan ng kahit motor man lang. Napadala tayo dito ng equipment kasama yung mga operators para matulungan yung ating mga infantry units sa kampanya nila upang maging peaceful itong barangay. So nagawan ito ng 27.5 kilometers na panpan road, no, na naging isang nakatulong na maraming nag-surrender na naging insurgency free itong area. Nasa mahigit kumulang 136 na mga katutubo ang nakabinipisyo sa isinagawang medical at feeding program na may kasamang mga libreng gamot para sa mga taga-sityo na sa laban. Ang ato ang mga kaigsuunang IP, wala gyud halos makitag doktor and even ang ato ang uban ng mga kaigsuunan sa syudad Mangani, lisod pod makapalit og tambal, so dako na ning tabang sa ilaha nga kanang mahatagan pod sila og saktong mga tambal. Ang naturang aktibidad ay nagbigay
ng pag-asa at kaluwagan para sa mga atamanubo ng Barangay Palmahil. Nagpasalamat ni Sir nga naibistas mi Dios nga silaban. Nagpasalamat ni Sir nga naibistas mi Bugni. Uy, pasalamat mi Sir nga tanan sikyo na silaban naibistas mi. Unya ni pasalamat mi tanan sikyo kun karon sa na silaban na ibakan na tukod sa Bugni kay aron dili makapadoon ang impi. Mula dito sa Talaingod, Davao del Norte, Brian Bilotendos para sa Aguila News Network. Ipinagdiwang ng buong probinsya ng Davao del Norte sa Tagum City ang unang anibersaryo nito bilang insurgency-free province na mismong dinaluhan ni Senator Christopher Lawrence Bongo, iilang opisyal ng probinsya at maging si 10ID Commander Major General Jose Ariel Yambra. Saksihan natin ang mga kaganapan sa report ni Aguila Trooper Leo Zarate. Karong adlaw, isa ka dakong garbo sa probinsya sa Davao del Norte nga atong na-sustain ang atong gain as insurgency-free province. On this day, we celebrate triumph of peace, unity, and progress over violence, conflict, and division. Matapos ang mahabang panahong paghihirap ng mga taga Davao del Norte, sa kamay ng New People's Army ay masigasig na ipinagdiriwang ng probinsya ang unang anibersaryo ng deklarasyon ng insurgency free status ng Davao del Norte na ginanap sa Tagum City, Hunyo 13, taong kasalukuyan. Dinaluhan ang selebrasyon ni Senator Christopher Lawrence Bongo kasama sina Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Greg Almerol, 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Jose Ariel M. Niembra, kapulisan, former rebels at ibang kawaninang pamalaan. Sa kabilang banda, kinilala naman ni Senator Bongo ang katangi-tanging pagganap sa mga tungkulin ng mga kasundaluhan ng Aguila Division sa pamumuno ni 10ID Commander Major General Jose Ariel M. Niembra at lokal na pamalaan, mga pribadong sektor at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTC. EFL naging daan upang makamit ng probinsya ng Davao del Norte ang insurgency-free status nito. Proud kita nga nalimpyo ang Davao region. Palakpakan nato ang atong mga duwa ka general. General Niembra, dugay yun yung nagserbisyo sa una. Major pa siya sa Task Force Davao. And of course, Colonel Almirol, taga-Buhangin niya siya. Sa kasalukuyan, patuloy ang nararanasang katahimikan at pag-unlad ng probinsya. Ito ay dahil sa mga mamamayan, katuwang ang mga kasundaluhan, lokal na pamalaan, mga pribadong sektor, upang mapanatili ang tamis ng tagumpay na akala nila noon sa panaginip at pangarap lang nila matatamasa. It is with great pride and joy that I welcome you all in this very significant celebration of the province. Malipayon kayo ko, og angay lang nga magmalipayon kitang tanan sa probinsya sa Davao del Norte tungod ang nahimo natong achievement nga ang Davao del Norte luwas na sa kahadlok, luwas sa dakong problema sa kagubot nga mauni hinungdan nga ang development sa atong probinsya nahatagan og dakong pagtagad og karon ang atong ekonomiya sa probinsya adunay taas nga pag-uswag. Ginanap rin sa naturang pagtitipon ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng Localized Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng probinsya sa 40 dating rebelde na nakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Samantala, nabigay naman ang Department of Labor and Employment sa ilalim ng Tupad Program ng higit sa 4,000 piso sa 18 former rebels. 16 na kabataang IP rin ang nakatanggap ng mga gamit pang eskwela. Sa kanyang closing remarks, nananawagan si 10ID Commander Major General Jose Ariel M. Niembra sa pangkalahatan na manatiling alerto at magkaisa at maging tapat sa mga prinsipyong nagatid sa Davao del Norte sa kalayaan mula sa impluensya ng komunistang teroristang grupo. And today, in the same manner, we are celebrating an equally important event because to me, this is the Independence Day of Province of Davao del Norte. Independence from the clouds or the clutches of insurgency which has punished our people for the past
55 years. Actually, the NPA was created in 1968, Kaedad Rami. And it has been a long dream of the Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines to provide a peaceful and comfortable environment to the people of Davao del Norte, the people of Region 11, and the people of the Republic of the Philippines. Because you know, as stipulated in our Constitution, the role of the Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines is to be the protector of the people and the state. Ang kapayapaang natamo ng probinsya ay bunga ng pagsisikap at pagpupursigi ng mga kasundaluhan at local chief executives na naging tulay upang makapasok ang mga oportunidad sa probinsya na nakatulong sa pagbukas ng pintuan ng mga trabaho at pangkabuhayan sa mga mamamayan ng probinsya at magpapaangat ng buhay ng mga indigenous peoples na naninirahan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Kumpiyansa naman ng buong Aguila Division na patuloy ang natatamasang insurgency-free status ng Davao Region dahil sa mas tumitibay na suporta at pagtutulungan ng komunidad, local chief executives, gayon din ang mga pribadong stakeholders upang patuloy na mapigilan ang pagbalik ng komunistang grupong New People's Army mula dito sa Tagum City, Davao del Norte. Leo Zarate para sa Aguila News Network. At yan ang mga balitang nakalap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa aktibidad ng 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaflash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!